It's Marie Fowler and welcome back to my YouTube channel. Hi guys, I'm back. So ngayon guys, sobrang alam ko na ang tagal-tagal kong hindi nag-vlog. Siguro mga 4 days. Sobrang tagal na 'yon, 'di ba? So ngayon nagbabalik ako, guys, dahil sobrang gustong-gusto kong i-share sa inyo and sobrang excited ako na ipakita sa inyo na dumating na ang magliligtas ng sambayanan. Hindi, joke. Dumating na ang close your eyes. Hindi ka mag-close ng eyes. Hindi ko ito ipapakita. Ang joke lang. O, ito na. Ang aking silver play button! Yay! So, ito guys, yung pinaka-aantay ko. Dahil alam ko naman na nag-pandemic, ang tagal din yung dumating. And gusto ko lang i-share sa inyo na sobrang saya ni Mama Marie. Dahil sa lahat ng support niyo yun and sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay niyo sa akin, thank you din sa mga hindi nag-skip ng ad. So yung iba dyan na hindi pa nakakalam, be, huwag mong skip pa. Thank you so much talaga. Grabe. Alam nyo guys, hindi ko pa talaga ito binubuksan kasi gusto ko siyang buksan habang pinapakita ko to sa inyo. And meron din akong i-share sa inyo guys nung time na nakuha ko na yung unang sahod ko sa YouTube. So, ayun. Ito yung laman ng vlog na to, guys. Unboxing ng aking silver play button. And of course, isishare ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko nung nag-uumpisa pa lang si Mama Marie. Yes. Okay, bago natin ito buksan, magsisimula ako dun sa time na bakit ba ako naging vlogger. Noong una kasi, syempre dahil na alam nyo naman na kapatid ako ni Mami Tony Fowler. Apo, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Marie Fowler or also known as Milk Fowler. Yes, ako po ang kapatid ni Mami Tony Fowler and nakilala din po ako dahil po sa kanya. Lumalabas po ako sa mga vlogs niya. And ayun, hanggang sa nagkaroon ako ng mga followers din. And then sabi niya sa akin, ate, bakit hindi mo subukan? Wala naman mawawala sa'yo kung ano eh. Kesa yung kulit mo, nandito lang sa loob ng bahay at kami lang ang nakakaalam. Bakit hindi mo i-share yung kulit mo sa social media? And I'm sure magugustuhan din nila yun. Yung sabi ko, para sa akin kasi, parang ayun. Ayokong isipan ako ng iba ng mga kabatchmates ko. Ang iniisip ko talaga, gusto ko talaga maging nurse, gusto ko nasa hospital ako. Yun yung iniisip ko na path ko talaga. Well, hindi pa rin naman siya nawawala sa mga pangarap ko. Pero ito yung nagbigay sa akin ng opportunity na may gawin ako while tinutupad ko pa rin yung path na yun. So ayun, sinabi niya sa akin na, ate, mag-ano ka na muna, mag-post ka ng song cover mo. Pagkatapos, mag-post ka ng mga ano sa picture mo sa Facebook, sa Instagram, ganyan, sa mga social media accounts mo. Libangin mo yung sarili mo. Kasi, there was a time na na-depress si Mama Marie. Na-depress ako in a way na, alam niyo yung siguro yung para sa iba, depress-depressan lang. Hindi ako nag-under medication. I didn't went through under medication. Yan. Pero, nag-self-healing ako. Nanood ako ng mga Korean novela, nanonood ako ng mga movies, ng mga YouTube, etc. Pagkatapos, sabi niya sa akin, ate, feeling ko, dito sa way na to, sabi ng kapatid ko, mawawala yung mga iniisip mong mga bagay-bagay. Siguro, kailangan mo munang i-focus yung sarili mo. Sa sarili mo muna lahat bago ka mag-isip ng mga para sa ibang tao. So sabi ko, paano ba yung para sa sarili ko? Focus ka lang sa sarili mo. Ipakilala mo yung sarili mo. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Ipakita mo sa mga tao yung hilig mo, yung talent mo, tapos yung kakulitan mo. Then from there siguro ate, dun mo malalaman kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari or gusto mo mga plans or goals na gagawin mo sa buhay mo. So ayun, sobrang nagpapasalamat ako sa sister ko dahil tinanggal niya ako sa ganung feeling. Na feeling ko, nung una, failed ako. I failed my mom, yung lola ko. Na kasi more than nursing, iniisip ko magiging doktora pa ako, etc. Mga ganun. Kasi gusto ko talaga yung nandun ako sa ganung field. Yun yung mga ano ko, yung mga doubts ko nung mag-uumpisa ako bilang vlogger. Kasi baka sabihin sa akin, oh parang hindi ako nagmamatured or parang hindi ako bagay sa ganung mundo or ganyan na lang yung nangyayari sa kanya. Kailan ako mag-grow, ganun. Marami akong doubt sa sarili ko nung una. Pero nasabi ko na lang sa sarili ko na wala namang mawawala kung susubukan mo eh, di ba?
malay mo, dun sa pag nasubukan mo na, at least nag-enjoy ka kung hindi man maging successful. Well, ayun nga, it turns out na nandito ako, nandito, si Silver Play Button YouTube. Thank you so much. Of course, especially sa YouTube creators. Grabe. And then, ayun, so sabi sa akin ni Mami Tony, haba na lang sinabi ko, no? Tapos, nagkasakit si Mami Tony Fowler noong January 2020. Dahil nga, buwaba yung immune system niya dahil nag-aalaga siya kay Baby Bear noon at saka nung nawala si Mugnot. Sobrang na-depress si Mami Tony Fowler. So sabi niya sa akin, ate, bakit hindi ka muna mag-vlog sa YouTube channel ko? Kasi hindi ko talaga maano eh. Hindi ko maasikaso. Kailangan talaga nakakapag-post ako para sa mga sumusubaybay sa akin. So sabi ko, sige, why not? Tapos, nag-vlog ako sa YouTube channel ni Mami Tony Fowler. Lagi kong kasama nun si Tyronia. Kung natatandaan ninyo, ito yung mga vlog na yon. Yan. Yan yun. Diyan ako unang nag-vlog talaga sa YouTube channel ni Mami Tony Fowler. And then, hanggang sa nasundan ng nasundan. Yes. Tapos sabi niya sa akin, ate, may nanonood naman sa'yo eh. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong YouTube channel? Sabi ko, di na! Di ko naman kakaralin eh. Basta palabas-labas na lang ako, etc. Hanggang sa nung lumabas kami, one time. Uy, Mami, Mama Marie, ikaw yun, di ba? Pinapanood kita sa YouTube channel ni Mami Tony Fowler. Bakit wala ka bang YouTube channel? So, lahat ng nababasa ko doon na gumawa daw ako ng sarili ko YouTube channel. So, gumawa ako. Nung una, grabe guys, sobrang tamad na tamad ako. Kasi, syempre, ang hirap-hirap naman talaga ma-meet yung watch hours at saka yung subscribers. Pero, syempre, dahil nga nakikilala ako dun sa YouTube channel ni Mami Tony Fowler, yun yung nakatulong sa akin. Pero sa totoo lang, inisip ko parang sobrang bagal, ganun. Tapos sabi ko na lang sa sarili ko, pag nagpo-post pala ako na nagpo-post, makikita at makikita yun ng mga tao. Siguro dahil yun sa mga nanonood talaga sa YouTube na talaga mag-i-scroll, ganun. So ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa sobrang saya ko na nakita kong nagsiskyrocket lahat ng mga pranks ko. Tapos ang dami pa naming eksena sa buhay. So grabe, pasasalamat ko talaga. Doon talaga nagsimula yung gigil ko na, ay, kailangan mag-ano ko, kailangan ganito, ganyan. Kailangan ganito, nagkaroon ako ng goal hanggang sa napayakap na lang ako sa kapatid ko. Sabi ko sa sister ko nung nag-100 na ako. Kasi hindi pa to dumadating nun eh. Napayakap ako sa kanya. Sabi ko, sobrang thank you. Naiyak-iyak pa ako nun. Tapos, hanggang sa biglang nag 200K ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako titigil. Ganyan. Kailangan magtuloy-tuloy ako. Kailangan, hindi lang din ako umaasa sa mga push sa akin ng mga taong nasa paligid ko. Kailangan, kahit meron akong nararamdaman na negativity or discouragement galing sa sarili ko, kailangan ko yung labanan or mga gawain dito sa mga bahay na kailangan kong gawin. Kailangan hindi ako mainis. At kung may mga taong nang babash man sa'yo, kailangan hindi ka rin magpapa-apekto sa kanila. Yun yung pinaka-importanting key. Sa mga small YouTubers dyan, huwag kayong mawawala ng pag-asa and go lang ng go kasi iba't iba ang karakter nating lahat. So huwag kayong susuko. Para sa akin, hindi ko to ipapromise guys, pero sasabihin ko sa inyo na itong YouTube channel ni Mama Marie, more videos to come po. Lahat po ng klase ng mga life hacks, makeup products, ganun. Kahit hindi ako marunong mag-makeup, tinuturuan ko na yung sarili ko mag-makeup talaga, guys. Para isi-share ko din sa mga gusto ng mga makeup, etc. Yan. Tapos, may mga song covers din si Mama Marie na lalabas po dito. Lalabas din dito lahat ng mga pranks, interviews, mga kung ano-ano challenges, guys. Yan, expect ninyo na mas marami pa yan. And of course, guys, syempre gusto ko din naman na hindi lang mga bata, matatanda, lahat ng klase ng ages, gagawin ko yung best ko na lahat kayo makater kung ano man yung gusto nyo mapanood sa akin. Maglalagay na lang ako ng mga rated something na hindi pwede sa bata or pwede sa bata. Para naman, hindi nyo ako mapagalitan. At makita agad ng mga bata dyan na kids, kung hindi para sa inyo, don't watch it. Kasi may ilalagay na si Mama Marie sa mga susunod kong videos. Ilalagay ko na doon kung ano yung mga pwede lang sa inyo. Nakasama ko, of course, si Tyronia and yung mga videos ko naman na iba na pwede sa lahat. Maraming salamat and wala lang, sobrang taba ng aking puso ngayon. Sobrang kasing taba ko. Ayun, sobrang masaya lang si Mama Marie. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung
time na unang beses kong natanggap yung sahod ko. Magiging transparent ako dito. Siyempre, nung time na yun, di ba, hindi naman ganun karami din yung viewers ko and subscribers ko. Pero kumita si Mama Marie ng $100+. Natanggap ko yun ng $7,800+. Nung nakuha ko yung pera na yun, grabe, sobrang naiyak ako kasi sabi ko sa sarili ko, tao na ulit ako. Iba yung nagagawa ng napagkakaperahan mo or kumbaga nataturn mo into money yung kalokohan or yung mga gusto mo lang i-share sa ibang tao. Sobrang saya ko kasi from being a model way back 2009 to 2013 or 14, ganun. Para sa akin, napakahirap nung tumaba ako. After nun, wala na akong naging work. Kumbaga, nagkakaroon ako yes ng partner, tapos nagkakaroon na lang ng suportahan hanggang sa nawala yun. Hanggang sa hindi ko na alam kung paano ako babangon. Tapos, tinutulungan din ako ng sister ko, ganyan. Tapos, nagkakaroon ako ng mga ibang trabaho na hindi ko siya kinonsider na yun, pinagtrabahuhan ko. Kasi parang feeling ko, spoon-fed sa akin yung mga bagay na yun. Tulad ng kahanapan ako ng work, maging manager agad ako, etc. Pero ito talaga guys, ito yung pinaghihirapan ko. Kaya, iyak ako ng iyak nun, nung nakuha ko yung pera ko na yun. Kasi kahit maliit lang yan, siguro hindi na ito ma-appreciate ng iba. Pero kasi para sa akin, para sa mga small YouTubers po na katulad ko, lahat po ng mga bagay nagsisimula sa maliit na pwede pong lumago kapag pinagtrabahuhan at pagbinigyan ng kasipagan. Gusto ko lang i-share sa inyo na ang buhay gulong talaga yan. At totoo yan. Nandun ako, tapos bumagsak ako, buti na lang, nandyan yung family ko na sumusuporta sa akin. At yung mga taong mga tinulungan ko before na tinulungan din ako ngayon, hindi nawawala talaga yung pagmamahal sa pamilya. Iisipin nyo lang talaga guys, lahat ng bagay may kanya-kanyang time zone. Kung hindi mo man oras ngayon, maybe next year oras mo, kaya huwag kang susuko. Yun lang. So dahil ang dami ko nang sinasabi, buksan na natin guys. I'm so excited! Ano kaya nakalagay dito? Malamang pangalan ko, di ba? Oh, ito na! Ito na! Oh my God! Ito na! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh! So, meron siyang mga ganito-ganito. Yan. Siguro nakita nyo naman ito sa ibang YouTuber, no? May mga ganyan-ganyan sila. Eh, excited na ako. Mamaya na kita babasahin CEO Susana. Ay, Susan. Oh, mamaya ka na kita babasahin. Guys! Oh my God, ang dami papel. Thank you so much! Hi! Ang saya-saya ni Mama Marie! So, ito na guys. Nakalagay o. Marie Fowler. Yan. Thank you so much, YouTube. Thank you so much sa lahat ng sumusubscribe kay Mama Marie. Grabe. Hindi ko to mararating kung hindi dahil sa inyo and sa support ng mga nagmamahal sa akin. Maraming salamat po. Promise ko po sa inyo pero hindi na ako magpa-promise. Pero magpa-promise pa rin ako. Pero hindi ako magpa-promise. Bahala na. Okay guys, thank you so much. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat dito. Ilalagay ko na ulit sa box. Dahil ayoko siyang masira, ipapalagay ko talaga to dun mismo sa pinakasala. Kahit may 1M gold plate na si Mami Tony Fowler, ilalagay ko yun sa kanya, dun sa nakatago, sa akin yun, dun sa gitna. Joke lang. So lahat ng ano namin, iniipon namin para ilagay namin lahat sa sala at makapag-inspire po kami ng maraming tao. So para po sa mga small YouTubers po dyan, yung nakatulad ko din po nung nag-umpisa ako, go lang ng go, be. So ngayon guys, thank you so much! So panoorin nyo na lang po yung mga kung ano-ano man po ang mga videos ko po dito. Thank you po ulit. Like and subscribe!